Kanya. Yun po eh, doon nga po napaparibalita yung ahas-ahas na yun sa Malacanang. Talagang wala pong makapaniwala kung sino ba talagang tinutukoy ng ahas. Pero ang lumabas na po ngayon, ang kasihan lamang po natin dito na pag-akusa kay Bantag ay itong pagsasabi ni Percy Lapid ng Cinderella, aba, ay mas mabigat po na dapat din sana person of interest din si SOJ Remulla dahil sinabihan din ni Percy Lapid na bunjeng. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dito sa aking mga tatlong pirasong mga viewers, magandang gabi po sa inyong lahat. Marami pong nagtitik sa akin na ang sinasabi po sa akin, hindi raw ba ako nagsawa ng kagagawa ng video na wala, wala naman daw nanonood sa akin. Siguro naman kako bago magunaw ang mundo, dadami din yung mga viewers ko. Ang saya-saya. Anyway, hindi pala basihan yung pagpili ng ating ibubuto doon sa mabait. Okay? At kagaya nga po ito, wala pong duda na napakatalino nitong ating presidente Bongbong Marcos. Pero sa sobrang bait po niya, ay, siguro naman po hindi lingid sa inyong kaalaman yung nananawagan na po si Senador Aimee Marcos, si Manang Aimee, sa kanyang ading, ang ibig pong sabihin ng ading kapatid, ang kapatid po niya si President BBM. So nananawagan na po siya, na sabi niya, ading, magalit ka na. O di ba? Si Senador Aimee pa mismo ang nagsusulsul na kay President BBM na magalit na raw, magalit na. Kasi nga, kaya nakapagsabi sa kanya ng ganun si Manang Aimee Marcos ay dahil nga po doon sa mga korupsyon na naman na nangyayari na naman ngayon, na kabikabila na naman ang korupsyon. So, kaya po ang sinasabi ni Manang Aimee, magalit ka na ading, matuto ka ng magalit. Sabi nga, para tuloy na-imagine ko na yung pang diba sa sabungan, bago mong pakawalan yung dalawang manok, ay kailangan mong patukain muna yung isa para magalit yung isa na manok. Kaya, para tuloy na imagine ko na kailangan yata na dalhanan ng sabunging manok si President BBM para ipatukan natin yung tainga ni President BBM para galit na. Di ba po? Eh kasi si mismong si Manang Aimee na mismo ang nagsabi na, ading magalit ka na. Yun ang paulit-ulit na sinasabi. Kaya lang po ngayon na nakakalungkot ay totoo nga po pala na hindi naman talaga si BBM ang nag-a-appoint dito sa kanya mga gabinete. Kaya hindi na po tayo magtataka kung halos lahat sa kanilang mga gabinete ay mga palpak. Yan po ang totoo. Kagaya po nung nasabi ko dyan nung last video ko, na dadayo lang sa Thailand para lang mga lamutak ng tahong may tahong. So, nakakahiya. So, yan po yung kwan. Anyway, para po wag niyo namang sabihin na sobrang naman ako, magsasalita naman ako, baka fake news itong sinasabi ko, ay totoo naman po pala nagkakagalit na, hindi na magkasundo itong si Lisa Araneta na asawa ni Bongbong at itong si Manang Aimee. Katunayan po at parat nakalata po at kabi-kabila na po yung mga nagsasabi na talagang hindi na po talaga nagkakasundo. Anyway, pakinggan nyo lang po ito sandali at para naman po malaman ninyo. At matapos nireklamo ng isang chambermaid ng isang naloko na mga kababayan, Senator Aimee Marcos at First Lady Lisa Marcos, kumpirmado di umanong may malalim na hidwaan
Senator Amy tinawag na evil sister si Lisa Marcos. Samantalang Lisa Marcos sinabing worse than her mother si Manang Amy. Ang tanong, totoo kaya ang chismis mga kababayan? Ila kumpirmado na nga ng ilang mga personalidad ang matinding hidwaan sa pagitan ni Senator Amy Marcos at First Lady Lisa Marcos. Kumbaga, sila daw ay may cold war kaya kung inyong mapapansin ay hindi sila nagkikibuan sa publiko. Ano kung nakikita mo naman sila nagtatabi, nakikita mo talaga, hindi nag-uusap eh. Nakatabi sila, no? So, malalim talaga yung away. Oh, malalim ang away. So, kay Amy, worse the evil sister, yun. Hindi naman yung Amy kay Lisa, worse than my mother. Kaya ni Manaywe, no? Maraming daw yung mga ahas. Napaparibalita yung ahas-ahas na yun sa Malacanang. Ay talagang wala pong makapaniwala kung sino ba talagang tinutukoy ng ahas. Pero ang lumabas na po ngayon, ang tinutukoy pong ahas, itong si Lisa, si Lisa Marcos. Yan po ang lumabas na ahas. So, di, kaya po doon na, sabi ko nga, yung sinasabi ko kanina na mahirap din naman pala na pumili tayo ng ating maging presidente na sobrang bait at under desire. Tuloy, tuloy natin. Preparing to Lisa. At ito nga, fake na Marcos loyalist. Tinatawag siya as fake Marcos loyalist at tinatawag siya na jilawan. Samantala, sa ibang balita, kumpirma ng Malacanang ang pag-alis sa pwesto ni Presidential Staff Secretary Zinaida Amping. Presidential Management Staff Secretary Naida Amping has asked to take some personal time for herself and her family, and the President agreed. Matatanda ang pumutok ang balita noong nakalipas na linggo na sa pag-aresto umano ng Thai Police kay Hari Amping sa Bangkok, Thailand, matapos ireklamo ng isang chambermaid ng isang hotel. Dahil dito, napatanong ang ilang nating mga kababayan kung nag-resign si Presidential Staff Secretary Amping, magagawa din kaya ni Secretary Remulla na magbitiw din. Yan. So, yun pala, ay nag-resign na pala si itong Presidential Management Staff Secretary na si Amping, na yung asawa po niya, yan yung nanglamas ng lamutak ng tahong sa Thailand, doon pa. Doon pa dumayo talaga ng panglalamutak ng tahong. Anyway, so, kung totoo man po na nag-resign na ito, aba, yun naman po talagang tama. So, ngayon, ang pamarisan ito ay por delicadisa. Hindi po kagaya nitong ating DOJ Secretary na si Remulla na kung saan ay dawit na po yung pangalan niya doon sa nangyaring pagpaparating ng marijuana nung kanyang anak. Yun. Ganun lamang po yun. But anyway, kagaya po ng sinasabi ko, hindi tayo magsasabi rito na wala tayong basihan. Kasi mahirap naman po yung manira tayo ng manira. Nakagaya nga po ni Kwan, ni yung pinatay na si Percy Lapid, ay sa kapapanira niya, ang nangyari sa kanya, Nadapaan niya, bahala pala. Yun ang sanhi na kanyang kamatayan. Tapos ngayon, kung sino-sino na ang napapagbintangan. Ngayon, doon sa pagkakabintang na yun, ay kung tutuusin po pala, nireview ko kasi yung mga vlogs nito, ay maging si Buying Remulla po pala, na is OG natin ngayon, Secretary of Justice ngayon, ay tinira din po pala ni Percy Lapid, na ang sinasabi po niya doon ay bunjing itong si Buying Remulla. O di po ba? Ano po ba mabigat? Ang sinasabi naman po niya ay bantag, itong si Percy Lapid, ay Cinderella. O ngayon, ano po bang mabigat doon? Cinderella o
yung ano to, dito, yung bunjing, yan. So ibig pong sabihin na to, kung sinabi man, kung ang basihan lamang po natin dito na pag-akusa kay Bantag ay itong pagsasabi ni Percy Lapid ng Cinderella, aba, ay mas mabigat po na dapat din sana person of interest din si S.O.J. Remulla dahil sinabihan din ni Percy Lapid na bunjeng. Ang saya-saya naman. Kaya nga po, bakit nga po ang lumalabas lang ngayon na nasi-single out ay ito si Bantag. Totoo nga naman. So alam nyo ba na yung para pagsi-single out ninyo kay Bantag ay lumalabas po na hero na ngayon eh. lalabas pong hero ito si Bantag dahil kabi-kabila na po yung mga sayawan na kung saan ay nagbibigay ng suporta kay ano to? Kay Bantag. Oh. Dahil nga po wala pa man investigasyon ay kinonvict na nila na sinasabi si Bantag na talaga. Ay samantalang ang basihan lang naman nila yung pagkasabi ni Percy Lapid na Cinderella. Wala naman siyang tinukoy doon kung sino yung Cinderella. Ay samantalang itong si Buing Remulla talagang tahas ang sinabi niya na itong SOG na ito ay bunjing. Yan din po eh, kasi nireview ko po lahat eh. So, ngayon, kung sino-sino na ang mga nagsasabi na ganito-ganon si Bantag, ay DOG lang naman. Na kung saan ay buong mundo na po ang nagbibigay ng suporta kay Bantag. Ang masama po nito, sa nakikita ko ngayon, ay mukhang magiging hero pa itong si Bantag sa, dahil sa ginagawa nito mga SOG nito at ginagawa ng DILG nito. Oh. Di nyo ba nakikita yan? Magiging hero pa ito. At malamang, sa 2028, baka ito ang maging vice president ni Inday Sara Duterte. Kaya magtago na kayo. Kaya pag nangyari yon, magtago na kayo. Kasi gustong-gusto ito ni Presidente Duterte ito si Bantag eh. Kasi... o tingnan nyo naman, nung nandiyan na sa Bucor, hindi ba't magdami-dami nagka-COVID? Yan ang gustong-gusto ni Presidente Duterte at gustong-gusto ko rin. Ayan, kaya... nako, ay baka maging Vice President ni Sara Duterte ito sa 2028. Kaya, tingnan niya, pakinggan niyo ito. Bakit ko sabihin baka maging hero itong si Bantag na ito? Ha? Mayroon nang gumawa ng kanta para sa kanya. Marami na rin mga nagre-ritual para sa kanya. Ito, pakinggan natin ha. Hindi lingit sa kalangan ng buong bayan, ang bintang kay Bantag ay gawa-gawa lamang. Kung silang mamahala sa loob ng pulungan, ay parang ipinaw sa droga ang sambayanan. Sa tingin ba niya ay rituang ng kanyang kababayan, sinong maniniwala sa drama ni Katapang? Pinhibayan ng bala na tanim sa daya, at ngayon na may tanim ng mga alak at droga. Thank you.
kumot sa bata toko. Damang-dama ang pirot, tagos na tagos sa ating buto. Sabay sa pagpatak ng pawis luha toko. Pulso ng iyong puso'y tunay na serbisyo. Yan yung sinasabi ko na malamang-lamang maging hero pa itong si Bantag sa mga ginagawa ninyo. Tingnan, sino ba nag-uso ng mga tanim-tanim na yan? Hindi ba si Katapang din? Tanim bala sa airport. Oh, tayong nandyan siya bilang OIC ng Bucor, nagtanim red horse siya. Oh, nagtanim kabayo, nagtanim manok, nagtanim ng ano to? Buda. At na yun ang sinasabi ko, weather lang yan, sabi ni Hirap. Dahil pag dumating ang eleksyon at naging Vice President ni Sara Duterte ito, baka matataniman kayong lahat kung ano yung ginawa nyo sa airport ng tanim bala, baka mataniman din kayo ng bala. Yeah.